Isa na magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin. Ako po si Architect Ed. Pag-uusapan natin ngayon ang mga bagay na hinding-hindi mo dapat gagawin kung ikaw ay first time na magpapatayo ng bahay. Check this out. Doon sa mga hindi pa subscriber sa YouTube channel natin, ini-invite ko kayo na i-hit yung subscribe button at yung notification bell na rin para ma-notify kayo sa mga bagong mga videos natin. At meron na tayong mahigit 100 na mga video lectures na pwede nyo balikan sa mga playlist na makikita nyo dito sa ating channel. Madali kasi sabihin yung mga do's and don'ts sa pagpapagawa ng bahay, lalo na kung first timer ka. Pero para maging masaya lang, ang gagawin natin ay lalagyan natin ng mga titles. Yan. Siyempre, pag nalaman mo na kung ano yung hindi mo dapat gawin, yung kabaliktaran nun, yun yung dapat mong gawin. So, simulan natin. Ang pinakauna ay tawagin nating ako na. Ako na. Kung mahilig kang mag-DIY, mahilig kang mag-check sa home bodies, iniisip mo na kayang-kaya mong itayo mag-isa ang bahay mo for the very first time, 99% nagkakamali ka. Yan ay recipe para sa failure. Kung hindi ka kukuha ng mga expert, professionals na mag-design at magtatayo ng bahay mo, ikaw mismo ang mag-iisip, ikaw mismo magpaplano, ikaw rin ang magpapa-execute, magpa-project management, yan ay recipe sa disaster. No? Marami ng mga sanay magpagawa ng bahay, kumukuha sila ng professionals. Bakit? Kasi inisip nila noon, kaya nila mag-isa. Kaya nung napatunayan nila na hindi, sumakit ang ulo nila, maraming wastage, maraming nasayang, tibag-tayo, pabago-bago, magastos na pagkakamali yun. Kaya, wag na wag kang mag-DIY kung first time mo na magpapatayo ng bahay. Kumuha ka ng professionals, architects, engineer, contractor. Number 2 ay tawagin nating sul-sultants. Imbis na consultants, sul-sultants. Ito yung mga marites ng construction. Yung kapitbahay mo na nakausap mo, yung experience niya, ganito rin ang gawin mo. Okay, ganito yung ginawa ng kapitbahay ko, ganito na rin gawin mo. Ayun nga, kilala ko, ganito yung ginawa, ganito na rin gawin mo. Lagyan mo ng ganito, lagyan mo ng ganyan. Wala na. Ang kalalabasan ng bahay mo ay iba't ibang isip na hindi naman marunong. So, huwag ka rin aasa makikinig sa mga tao na nag-aastang mga consultant pero wala rin namang alam. Makinig ka sa mga marunong. Sino ba yung mga marunong sa construction? Ulitin ko, architects, engineers, tsaka mga contractor. Makipag-deal ka sa mga marunong na. Kasi, kagaya nga nung sinasabi natin, no? Kung hindi ka marunong, tapos tuturuan mo yung hindi rin marunong, pareho na kayong mali, di ba? So, kumuha ka ng isa na pwedeng mag-guide sa'yo, pag-design, mag-construct, mag-manage, para maging maayos yung kakalabasan at safe yung bahay mo. Yung susunod ay tawagin nating chapsui architecture. Ito yung kakatingin mo ng mga picture sa internet, kakanood mo ng mga in-house tour na bahay sa YouTube, kakatingin mo sa magazine, sa Google. Dumami ng dumami yung mga gusto mong gawin. At parang gusto mong ilagay lahat sa bahay mo. No? Merong Western influence, merong Asian, merong Mid-Eastern, merong modern, may neoclassic, at iba-iba pa. No? Kaya nangyari sa bahay mo ay chop suey. No? Walang direksyon ang design. No? Kasi kung ano-ano lang yung gusto mo, yun yung nilagay mo. Yung halo-halo, masarap yan na dessert. Yung chop suey, masarap na ulam.
Pero huwag mong gawin yan sa bahay mo kasi pangit tignan. No? Magiging masakit sa ulo. Kapag titingnan mo, iba-ibang kulay. No? Ang daming mga texture, ang daming materials na nilagay mo sa isang area, nilagay mo sa yung exterior. Wala na. Hindi na alam kung ano talaga ang tema. Nasaan ba papunta yung design. No? Kaya, wag nating hayaan yung mga gusto lang nating ilagay dahil maganda, nakita natin sa internet, nagandahan tayo. Hindi lahat ng design team ay magkakatugma pag pinagsama-sama. Kaya nga, dun pa rin tayo babalik eh. Kumuha ng architect na magbibigay sa'yo ng magandang direksyon ng design mo. Ang isa pa na isang lagi kong naririnig ay tawagin nating taong labas. Taong labas. Bakit taong labas? Kasi mas nag-i-invest ng maraming budget sa exterior. Pinapaganda ng pinapaganda yung labas. Maubos na yung budget niya, kakalagay ng kung ano-anong mga bololoy sa labas ng bahay. Pero yung loob hindi tapos. Naubos na yung budget. Kaya mas maganda i-prioritize mo yung loob. Bakit? Kasi doon ka titira eh. Sino ba mag-appreciate nung labas? Yung kapitbahay mo? O kaya yung mga dumadaan? Hindi naman sila mag-i-enjoy. Ikaw ang dapat mag-enjoy sa bahay mo. Ikaw naman ay nandoon sa loob. Kaya, mas maganda mag-invest ka ng mas malaking budget sa pagpapaganda ng interior. Pagbili ng magandang furniture, magandang finishes, at yung labas ay panatilihin mo simple, presentable. Pero huwag mong ubusin dun yung budget mo. Kasi hindi ka naman titira sa labas. Then, ito naman yung common na nakikita ko na nireklamo ng maraming mga nagpagawa ng bahay. Tawagin natin ito, ilista mo sa tubig. Yeah. Bakit ilista mo sa tubig? Nakipag-usap sila sa isang contractor, sabihin na natin mamamakyaw, pakyawan. Wala silang kasulatan. Tapos, singil lang ng singil. Sila noon, bayad lang ng bayad. Singil lang singil, bayad ng bayad. Hanggang sa ubos na yung budget, hindi pa tapos yung bahay. Kaya wag na wag kayong makikipag-deal sa contractor na hindi naman lisensyado, hindi naman marunong mag-document. No? Walang hawak ang papeles. No? Walang kasulatan. Wag na wag kayong papasok sa ganyan. No? Kasi, ikaw din na hindi marunong, hindi mo alam paano i-monitor yung progress ng project. Ang tendency mo, magtiwala doon sa akala mong marunong. Siya naman, marunong lang gumawa, hindi naman marunong magdokumento. Ang ending, ubos na yung pera, nakanganga yung project, hindi pa tapos. So kung makikipag-deal kayo sa contractor, tiyakin na siya ay may lisensya. Kung siya ay architect, dapat siya ay lisensyadong architect. Kung siya ay engineer, dapat siya ay may PRC, lisensyadong engineer. Kung siya ay contractor, at least man lang ay meron siyang kumpanya, meron siyang pick-up license, kahit plus na mababa lamang na contractor. Basta meron siyang papel para pagka nagkabulilyaso kayo, may habulin ka. Hindi yung iiyak-iyakan na lang kasi nakuha na yung pera mo, hindi pa tapos yung project. So, mas i-recommend ko magkaroon kayo ng tiyatawag na progress billing. Pagsasubmit siya sa'yo ng progress report, ano yung mga natapos niya, yun lang yung babayaran mo. Para pag magre-request siya ng replenishment ng budget, at least nakikita mo may napupuntahan yung project. Yung pera mo may napupuntahan. So, mag-document. Mayroong kontrata dapat. At dapat tiyakin ninyo na pareho, malinaw sa inyo ang lahat ng nakasaad sa mga kondisyon ng kontrata. Kung medyo nahihirapan ka mag-interpret ng mga legalities, baka magpatulong ka sa isang abogado, o sa kahit na sino na may experience na para i-assist ka, i-guide ka sa proseso ng construction contract. Kung makakakuha ka nga ng isang professional, isang architect o isang engineer na pwedeng mag-guide sa'yo bilang iyong construction manager o project manager, mas maganda. Added expenses, pero may iwasan mong mapunta sa wala yung perang pinaghirapan mo. Ito yung huli sa listahan ko. Tawagin natin itong tibagin yan. Kapag ka meron kang nakitang medyo hindi mo kusunada ng elemento doon sa design,
Sabihin natin, nagpagawa ka ng design, tapos nakita mo, eh parang hindi ko gusto to ah. Tibagin nga yan. Eh paano kung poste yon? Importante sa pagpapanatiling nakatayo ng bahay mo at sa tibay ng struktura ng bahay mo. Hindi mo pwedeng basta-basta alisin yun. No? So, ang suggestion ko, sundin ang plano. Kausapin mo mabuti ang designer bago nyo ipaprint yan, bago nyo kuhanan ng building permit. Tiyakin mo kung ano talaga yung gusto mong mangyari. Para pagdating sa actual na pagtatayo, eh wala na kayong major na changes. No? Kung mayroon mang mga changes, hindi, at least hindi structural. No? Mga maliliit na bagay lang, mga minor details lang, pero hindi to the point na magtitibag ka ng isang buong room, o kaya magtatanggal ka ng poste, magtatanggal ka ng footing, magtatanggal ka ng biga. Hindi maganda, hindi makakabuti yan sa structure ng bahay mo. Tandaan mo, lahat ng dinisign na detalye dyan sa bahay mo, sa plano na ginawa ng mga engineers at ng architect, lahat ng yan ay importante. Kaya ginawa yan. Kaya hindi mo yan basta-basta pwedeng tanggalin. Kung meron kang gustong baguhin naman, halimbawa, dumating yung time, gusto mong baguhin talaga isang detalye, makipag-usap ka sa designer mo para marimedyohan. Okay, ilan lang yan. Maaring meron kayong iba na alam, gusto nyo i-share din, pwede nyo i-comment. Baka may maisip pa kayo na mga iba pang mga don'ts, do's, tungkol sa pagpapatayo, lalo na kung first-timer, may kinabang tayong lahat dyan, pwede nyo i-share, i-comment down below. At baka pwede natin gawing content sa susunod. Okay, so uli, maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood. At doon sa mga nakikinood lang, hindi pa subscriber, ini-invite ko kayo na mag-subscribe kung gusto nyo. At gaya ng nasabi ko kanina, more than 100 videos na ang nagawa natin. At meron kayong mapupulot na mga magandang mga tips, lessons sa construction, sa project management, at sa architecture. Please visit my playlist para mabalikan ninyo yung mga episodes. Okay, maraming salamat po sa inyo. Ako po si Architect Ed. Mag-iingat po tayong lahat. Okay, bye!